Hello everyone! How are you today? I am your teacher, Jem Raymond, and today we are going to discuss your Module 4. And this is entitled, Dividing Simple Fractions and Mixed Fractions. Hi everyone! Welcome to my channel, Tutorial by Sir Raymond. My name is Mr. Jem Raymond Chen, Master Teacher 2 from Escalante Central Elementary School. Click like and share if this video tutorial helps you. Don't forget to click subscribe below to keep updated for my future tutorial. For your suggestions, especially on the topic for my next tutorial, please leave your comment below. Hope you learned something in my video lessons for this week. Thank you so much for watching. Stay home and stay safe. And welcome to our mathematics class. Again, we will discuss the lesson 1 of your module 4 entitled Dividing Simple Fractions. Let's have first the what I know part of your module. Number 1, 3/4 divided by 2/5. Actually class, no, kung alam mo na ang pag-multiply ng fraction, it would be very easy for you to divide fractions then. Kasi later on, meron tayong gagawin na magmo-multiply din tayo para makuha yung sagot sa number 1. Ito yung mga rule kasi class sa pag-divide ng fraction. So nakikita ninyo class, meron tayong dalawang simple fractions dito. Now, ito yung ating tinatawag na dividend at ito yung tinatawag nating divisor. In dividing fraction class, we have to find the reciprocal of our divisor. In this case, ang divisor natin ay 2/5. Kapag sinabi nating reciprocal, ito yung kabaliktaran lang class ng 2/5. So kung tatanungin ka ng reciprocal ng 2/5, ang sagot dyan ay magiging 5/2 or 5 over 2. Kapag nakuha mo na yung reciprocal ng ating divisor, then we will change this division symbol to fraction because magmumultiply na tayo. Okay, para mas malinaw sa inyo, ito yung gagawin natin. Kokopyahin natin yung 3/4 plus at saka yung division symbol dito, papalitan natin ng multiplication. Papalitan lang natin yan class kapag nakuha natin yung reciprocal ng 2/5. So, what is the reciprocal again of 2/5? So, that's 5 over 2 or kabaliktaran lang ng 2/5. Then, we will proceed to multiplication. So, sinabi ko na kanina, mas madali lang kunin yung answer nito kung alam nyo na ang pag-multiply ng fraction. So, sa pag-multiply ng fraction, di ba, pwede tayong makagamit ng cancellation method? Now, can we apply cancellation method in here? Meron ba tayong common factors dito class sa numerator at saka sa denominator? Wala. So, kung walang common factor, then we will multiply immediately. Okay? So, 3 times 5 ay magiging 15. And then, 4 times 2 ay magiging 8 yan. So, we are looking for the final answer. Then, this is improper. Then, we will divide this to make this mixed number. So, that's 15 divided by 8. Okay? 15 divided by 8, how much? Yes, that's 1. 1 times 8 ay magiging 8. Very good. 15 minus 8. Correct. That's 7. So, ibig sabihin, ang 1 na yan ang magiging whole number, ang 7 ang magiging numerator, at saka yung 8 ang magiging denominator. So, ang 15 over 8 magiging 1 and 7 over 8. Ito na yung final answer natin class. Okay? Again, kabisaduhin mo lang muna yung process class kasi mas madali mo nang isolve ito na ang pag-divide ng fraction kapag kabisado mo na yung process. Okay? Okay, number 2. 3/8 divided by 2/12. Okay, again. So, still the same in item number 1. We will copy 3/8. Proceed to multiplication and then find the reciprocal of the divisor. So, what is the reciprocal of 2/12? Yes, that's 12 over 2. Since multiplication na ito class,
pwede na tayong makapag-perform ng cancellation method kung merong common factor ang numerator at saka denominator. Now, meron bang common factor ang numerator natin at saka denominator dito? Yes, meron. No? Pwede yung 12 at saka 8, may common sila. Pwede rin namang 12 at saka 2. Pero kung ako ang tatanungin, dito tayo sa 12 at saka 8 class para maging reduce itong mga numbers na to kasi medyo malaki nga sila. No? So, ano yung common factor ng 12 at saka 8? Yes, by 4. Very good. Yung 8 ma-divide sa 4, ang 12 din ma-divide din sa 4. So, unahin muna natin yung 8 divided by 4, how much? Correct, that's 2. 12 divided by 4, that is 3. Correct. Ngayon, meron pa bang common factor kayong nakikita dito? Wala na. Again, class ha, hindi tayo kumukuha ng common factor ng sa pagitan ng dalawang numerators, no? At saka sa dalawang denominators. Kumukuha lang tayo ng common factor between numerator and denominator para makancel, no? We never cancel same numerators and then sa mga dalawang denominators din. Nagmumultiply lang tayo sa kanilang dalawa. So, multiply na tayo. 3 times 3, how much? That's 9. And then 2 times 2, answer ay 4. Ngayon, magde-divide na tayo to make this mixed number na kasi we are looking now for final answer na. So, 9 divided by 4 ay 2. 2 times 4 ay 8. Very good. 9 minus 8, correct, that's 1. Yung whole number natin ay 2. Ang remainder natin ay magiging numerator, which is 1. Ang divisor natin na 4, magiging denominator. So, ang final answer natin dito, class, ay 2 and 1 fourth. Okay? That's for number 2. Number 3, 4 over 10 divided by 1 half. Same pa din sa ginawa natin kanina, class. Yung 4 over 10, copy. And then, from division, we will proceed to multiplication. And then, kunin yung reciprocal ng ating divisor na 1 half. So, that's 2 over 1. No, kabaliktaran lang ang ibig sabihin ng reciprocal, class. So, proceed tayo sa multiplication. Since multiplication na ito, then we will perform cancellation method. Ano yung number na pwede nating i-cancel, class? Yes, try natin yung 10 at saka 2. No? I-cancel natin silang dalawa. Now, paano sila makakancel? Anong number ang pwede makahati sa kanilang dalawa? Yes, by 2. So, 10 divided by 2 ay magiging 5. And then, 2 divided by 2 magiging 1 na lang. Okay? Next, meron pa ba? Wala na. So, kung wala na, let's proceed to multiplication. 4 times 1, correct, that's 4. 5 times 1, that's 5. Okay, now, meron pa bang tayong gagawin o wala na? Wala na kasi proper fraction na to. Mas maliit na yung numerator kaysa sa denominator. No need na to divide. Okay? So, this is your final answer sa number 4. Number 4, 6 over 9 divided by 8 over 5. So, ano ang ating gagawin? Yes, kopyahin na muna yung ating 6 over 9 dyan, ating dividend. Then, proceed tayo sa multiplication. Tapos, kunin natin ang reciprocal ng ating divisor. So, that's 5 over 8. No? Reciprocal, class, kabaliktaran lang nito. So, since multiplication na to, pwede na tayo makaperform ng cancellation method. Ano yung number na pwedeng makakancel dito, class? Yes, pwede yung 6 at saka 8. No, pwede rin namang 6 at saka 9. Pero piliin na muna natin yung 6 over 8. Na? So, ano kaya yung number na pwedeng makahati sa 6 at saka sa 8? Yes, 2. Very good. So, 6 divided by 2 magiging 3. 8 divided by 2 magiging 4. Ano pa? Ano bang pwedeng mahati dyan? Yes, ang 3 at saka 9 class, pwede itong makancel. Anong number ang gagamitin natin para ma-reduce ito or para mahati silang dalawa? Yes, by 3. So, yung 9 divided by 3, magiging 3 na yan. 3 divided by 3, magiging 1. Meron pa ba? Meron pa bang makakancel? Wala na. So, kung wala na,
Then let's proceed to multiplication. 1 times 5, 5. 3 times 4, 12. Okay, so ang final answer natin ay 5 over 12. Number 5, 10 over 12 divided by 7 over 8. Same pa din, kopyahin natin yung dividend na 10 over 12. Proceed tayo sa multiplication and kunin natin yung reciprocal ng ating divisor, which is 7 over 8 magiging 8 over 7. Now, meron ba tayong makakancel dito, class? Kasi multiplication naman ang ating operation. Yes, pwede yung 12 at saka 10 or pwede ding 12 at saka 8. So, anong gusto mo? Pwede naman. Pero this time, we will choose 12 and 8. Ano ba yung common factor ng 8 at saka 12? Yes, 4. No, pwede silang mahati sa 4. So, that's 12 divided by 4, magiging 3, at saka 8 divided by 4, magiging 2. Now, meron pa bang pwedeng mahati dyan, class, or makancel? Wala na. So, kung wala na, proceed tayo sa multiplication. 10 times 2 ay magiging 20. 3 times 7, magiging 21. So, that's the final answer for number 5. Number 6, 9 over 15 divided by 1/4. Now, again, copy 9 over 15 yung dividend natin. Proceed tayo sa multiplication, class. And then find the reciprocal of 1/4, which is 4 over 1. Ngayon, meron ba tayong pwedeng makancel dito? Yes, meron. Yung 9 and saka 15. Ano ba yung pwede nating mahati sa 9 at saka 15? Yes, their GCF is 3. So that's 15 divided by 3 ay magiging 5 at saka 9 divided by 3 magiging 3. Meron pa ba? Wala na. So kung wala na, let's proceed to multiplication. 3 times 4, 12. Very good. 5 times 1, that's 5. Okay? So we have here 12 divided by 5, no? Kinakailangan natin itong i-rename to mixed number, class. That's 12 divided by 5 ay 2. 2 times 5 ay 10. 12 minus 10 ay 2. So meaning, we have 2 and 2 fifth. No? Ito yung ating final answer sa number 6. Number 7, 3 fourth divided by 12 over 4. So, same pa din. Copy 3 fourth and then proceed to multiplication and then find the reciprocal of 12 fourth magiging 4 12 na yan. So, obviously, makakancel yung 4 by 4, correct? So, magiging 1 na yan, class. Tapos, at saka 3 at saka yung 12. So, ang 3 magiging 1 na yan kasi divide by 3 and then 12 divided by 3 magiging 4 na yan. So, obviously, our final answer here is 1/4. That's 1 times 1, that's 1. And then 1 times 4 equals 4. So, that's the final answer for number 7. Number 8, 1/2 divided by 1/4. Still the same. Copy, dividend 1/2, and then proceed to multiplication and find the reciprocal of the divisor na 1/4. So, magiging 4 over 1 yan. Obviously, makakancel yung 2, no, at saka 4 by 2, no? Pwede silang mahati sa 2. So 2 divide 2 magiging 1, 4 divide 2 magiging 2 na 'yan. So proceed to multiplication, 1 times 2 magiging 2, 1 times 1 magiging 1, or 2 over 1 ay magiging 2 na lang. Okay? So that's the final answer for number 8. Number 9, 1/3 divide 4/6. Copy 1/3, proceed to multiplication, and find the reciprocal of the divisor. So, yung 3 at saka 6, pwede siya mahati sa 3, diba? So, ang 3 magiging 1, 6 divided by 3, magiging 2 na yan. Yung 2 at saka 4, class, pwede rin yan mahati. By 2, of course. 4 divided by 2, magiging 2 na yan. 2 divided by 2, magiging 1 yan. Then, after that, let's proceed to multiplication. 1 times 1, 1, 1 times 2, 2, or 1/2, no? Ito na yung final answer natin sa number 9. Napakadali lang, di ba? So, we have number 10, 3/4 divided by 1/2, same pa din. Copy 3/4, proceed to multiplication,
and find the reciprocal of 1/5. So that means we have 5 over 1. Meron ba tayong common factor dito na nakikita? Wala. So kung wala, then proceed to multiplication. 3 times 5 ay 15. 14 times 1, 14. Pero improper yan. Let's rename that to mixed number. So that's 15 divided by 14. That's 1. 1 times 14, 14. 15 minus 14 ay 1. Okay, so ito na yung final answer natin for number 10. Hanggang dito na muna ang ating discussion class. Till next time. Thank you so much for watching. Keep safe, everyone.